Yun, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Lubao, Pampanga. Dito sa B2G Motorcycle Trading. At based sa ating title, kukuha tayo ng TMX 125 2022 model. At tara, pakita ko sa inyo yung motor na bibili natin ngayon. At hindi lang TMX yung tindan nila dito guys. Meron din silang ibang mga motorsiklo na puro mga modelo at mga sariwa, like MIUI, Wave 100, Click 125, and TMX era ng model to. 2019 model, okay. So ito naman yung TMX na kinuha natin guys. So kung makikita nyo guys, 1,444.9 pa lang yung tinakbo ng motor na to. Kaya naman tayo bumili ng TMX is para doon sa ating takoyaki cart. Dito na kami pumunta para medyo makatipid tayo. Kahit hindi brand new, sariwa naman yung nakuha natin. At si Sir nga pala yung may-ari ng B2G Motorcycle Trading. Dito sa B2G Motorcycle Trading, lahat ng unit dito ay semi-brand new and slightly used. Sir, salamat at magbabayaran na kami para maiuwi na namin itong TMX sa ating bahay. Alright, Sir, thank you, thank you. Alright guys, dito kami ngayon sa kanila. Yung isa sa pinakasikat na tindahan ng pyesa ng motor dito. At ngayon, pinapalit namin yung kanyang sprocket kasi lalagay namin sa takoyaki cart. So baka hindi kayanin ng stock, pati yung kadena guys. At saka syempre yung shock. Sir, bakit tayo magdadagdag pala? Para matigas. Matigas yung ano? Para hindi siya malambot. Tumatawa ka sir. After namin dito guys, punta kami Pulilan, kunin namin yung ZX-10R. May iwan si Ariel dito. Ariel, ikaw nang bahala, no? Thank you po sa okay. Libreng motor. Maraming salamat. Nag-comment lang po ako sa YouTube tapos nag-message na po sila sa akin na nanalo daw po ako ng motor. Kaya, paano yung ano, yung ginagawa mo kanina? Nag-comment lang po ako sa YouTube tapos nag-message na po sila sa akin na nanalo daw po ako ng motor. Thank you bossing, maraming salamat. Thank you so much, sir. Sir, salamat. Mata kayo sa aglin Pulilan. Wating kayo sa aglin ko na. Ayan guys, dito na kami sa location nung bahay na nagpapahiram ng ZX-10R sa atin. Ano yung mga aso nilaw? Medyo umulan lang guys. Ano natin ngayon yung motor na ipapahiram sa atin guys. So pasok tayo. Ito yung bike niya guys. Ito yung ZX-10R 2022 model. Medyo may dinagdag sa color niya guys. Like ito, pina-sticker niya to sa kaibigan niya. Dapat ito lang yung green niya. Then pina-extend pa niya dito para magmukha siyang mamaw, diba? Pinadagdag din niya tong gray na to. Dito sa side, logo na H2, dinikit nila dyan. Tapos sinighlight nila yung Kawasaki. Kahit umulan, ilalabas natin to ngayon at para maiuwi natin today. First impression muna tayo guys. Sakto umulan, tingnan din natin kung okay siya sa ulan. Kung i-compare natin sa previous model ng ZX-10R, iba na yung headlight niya, yun ang unang-unang mapapansin mo, no? Pero sa body and sa taillight guys, halos same lang sila. Magdadrive ni si Leroy Montero natin, then ako yung magdadrive sa ZX-10R. Mali, no? Hindi ko dala yung jacket ko. Pero okay lang, at least mabagal lang naman kasi tayo kasi umuulan, no? Hindi naman tayo patakbo na mabilis. Si Sir nga pala is nais ko ipakilala sa inyo. Siya yung may-ari ng ZX-10R. Sir, anong pangalan nila, sir? Carlo. Sir Carlo. Ay, si Ma'am, anong pangalan? Ay, gulat pa, eh. Tama ba? Dito ilalabas yung motor? Tupi natin yung side mirror. Okay. Ilabas na natin. Parang EDSA lang yan, boss. Mm-mm. Sanay tayo dyan. Nice deal. Good deal, no? Kasama, nakapila din. Uy, ang lakas. Bye bye bye. Ang gaan ng manubela. Sa ngayon is naka SC project yung kanyang tambucho at naka cut bilip na po ito. Medyo matigas yung kanyang cambio pagka binabalik ng neutral. At sa ngayon nasa 497 kilometers pa lang ang tinakbo ng motor na to. Bagong bago talaga siya. So itong motor na ito ay naka ride by wire, no? Kaya may konting delay sa throttle. At since naka road type tayo na mode, so hindi pa siya yung sa pinakamalakas. Ganda na talag. Pumapasok sa tenga yung vibration nung tambucho niya sa tunog, no? Ang wild ng tunog niya kapag ka high rev na.
ito ay quick shifter and may auto lift. Yung cambio niya, medyo matigas siya pero konting kalabit lang, pumapasok agad yung gear. Ito yung kinocompare ko sa aking ZH2 dahil doon ako nasanay. At kung mapapansin ninyo yung kanya design ng gauge, kahawig ng mga Z900, ZH2 na model. Dahil kung mapapansin ninyo itong tank cover natin, is same sila ng ZH2. Ganyan na yung mga disenyo ng mga modelong Kawasaki ngayon. Siguro dahil naka road type tayo, hindi ako nagugulat sa kanyang torque. Siguro pagka nilagay natin ito sa mas mataas na mode, eh mas malakas yung arangkada niya. No? Pero hindi yun advisable dahil basa yung daan. Hanggang pa first gear lang tayo ng hataw. Try natin, ibaba yung kanyang mode. Terrain mode. Ayan, mas delay. At ito naman kinagandahan sa mga new model ng Kawasaki. Kahit natakbo, pwede mong ilagay sa iba't ibang mode. Masakit sa balat yung patak ng ulan, no? Sa body position ko, napaka-aggressive, ano? Nung unang sakay ko sa kanya, nagagaanan ako sa manubela. Siguro ganun talaga kapag ka na-under na yung motor, gumagaan sa feeling, no? At kung mapapansin nyo, dito banda, ang taba ng fairing, no, dito. Mukha lang siyang mabigat, pero once na ginagamit mo na siya, like ngayon, hindi ko naman nararamdaman na sobrang bigat ng motor. Feeling mo talaga kapag ka nang sakay mo dito, ang baba ng manubela, yung pag ganyan yung feeling, tas hawakan mo, parang yung mga mall bike na nakabaluktot yung mga manubela nila. Ganyan, ganun yung feeling niya. Sa clutch, sobrang lambot ng clutch, no? Siya sabi ko, maganda talaga pag madaling abutin yung mga switch ng manubela. Tapos ako ay 5.7, tingkayed pa rin ako. Pagas muna ako, walang fuel gauge to eh. Mukha ka ako nung muto ni Reed. Ako yun sir eh. Kamu ba yan? Oo. Sir, alam ko na i-speaker. Meron, meron. Thank you. Saan ba yung papuntang ano, Pampanga? Dito pala. Sabi nung may-ari, may load daw to na 500 eh. Sana totoo. Yun lang. Yun. May load nga. Ang ganda ng first impression ko. First ulan. Sa tenga, kaya lang, hindi pantay yung ingay, nasa kanan yung ingay dahil yung tambucho nasa kanan eh. Kaya pala yung mga club member ko sa Pampanga Big Bikers, kaya pala nag sports bike sila kasi nakaka-enjoy din pala siyang gamitin, ano. Nakakondisyon lang yung katawan ko kaya hindi ako masyado nahihirapan sa kanya. Napaka-pogi mo sigurong tignan pagka nagpa-picture ka na naka-sports bike, ano. Ito lang yung nakakatakot sa mga sports, sa sobrang napaka-attack mode ng motor na to eh, madadala ka sa speed. Pinaka gusto ko dito sa motor na to, ito, ang lapit ng preno sa daliri. Kahit nakahawak ka sa throttle, dito ako nag-i-enjoy talaga eh. Alala mo lang talaga kapag ka sa city ka nagmotor gamit to. Eh itong side mirror niya sobrang nakalabas kasi. Tapos ang problema, nakababad ka lagi sa manubela, no? Lalo na pagkapahinto-hinto, mahirap lang to isingit pag nakalabas yung side mirror mo. Eh mahirap naman yung nakatupi yung side mirror mo lagi. Naku, mas delikado yun. City driving lang tayo guys, tinatry ko lang. Yun nga, medyo delikado yung side mirror niya, no? Maganda siya kung maganda kapag ka itingin ka sa likod, pero pag isisingit mo, ako mahirap.
Ayun, no, tignan nyo sa camera, oh. Alanganin, di ba? At pagka ganito na katagal ang pagra-ride mo sa city, ayun na, magkakaroon siya ng pressure sa kamay mo. May napanood ako sa Facebook noon na nagbigay ng tips kung paano ma-lessen yung ngawit mo. So, huwag mo lahat ibigay yung bigat sa wrist mo. Ang gawin mo daw is yakapin mo yung tangke sa dalawang hita mo, no? So, palipat-lipat lang yung bigat. Pag nangawit na yung hita mo, di dito ka naman sa kamay. Tama ba yung pinagsasabi ko? Buti naman, kahit naka-SC project to, eh, pagka ganyan, eh, tahimik yun. Di tayo ramdam mo. May mga sumisigaw na bomba. Bawal. Bawal dito. Baka masita ako. Sorry. Hindi naman sa pagdadamot. Bawal yung maingay dito, guys. Sorry. Yan, ganyan lang, oh. Hindi tayo ramdam, oh. Ba't ganun yung andar ng motor, no? Wow, ganyan siya. Yan, oh. Pwede tayong mahuli, oh. Hindi pwede yung public reaction na maingay dito. Kailangan public reaction na tahimik ka lang. Para tayo si Mark. Tahimik lang. Napapatingin yung enforcer. Nakakatakot sila. Ayan, medyo nangangawit na yung aking clutch. Nakakaramdam na ako ng ngawit sa kanya. Kanina pa ako naka-hold sa clutch ko. Nakalimutan ko nga pala sabihin, guys, meron nga pala tong cruise control kagaya ng ZH2.